Ay, magandang araw po mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-YouTuber, mga subscriber ko at mga tagapanood ko. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Tutorial na naman po tayo. Yung napisi ko po na nung last Sunday na snake turtle ay paluluto ko sa pakakatay, palilinis ko sa chef namin na lulutuin niya, inanabe niya. Na huwag po kayong mag-alala, hindi po endangered species to. Kahit sa Pilipinas po, ang snake turtle ay peste, lalo na sa mga palayan at sa mga fish pan. Kaya, no, intended foul play po ang gagawin ko. Baka po, maano tayo ng YouTube. Kaya, abangan nyo po, watch and learn and enjoy my show, okay? Kung paano magluto, maglinis, kumatay ng snake turtle, okay? Enjoy my show, okay? Ayan po, ang na-fishing ko na bagong dinilinis na po ni Uncle ng aming chef dahil lulutuin niya po, inanabe niya po or soup na nabe kung tawagin dito. Mahal po dito yan, delikasyon po dito yan. Ang isang ganyan po ay nagkakalaga ng 2 lapad pag binili nyo dahil dinilinis niya, buhay pa po. Oh, nasa 8,000 pero natin. Oo. 8,000 sa pera natin. Pag binuluto yan, buhay pa, oh. Oh. Ayan po. Bagay. Okay. Papangan nyo po. Mamaya, lilinisin niya. Ayan po, nalinis na niya. Ngayon, kakatayin na po siya. Sisintesahin na. Kaya, papahingayin po muna natin ang chef natin dahil napakalikot po na nilinis siya kanina. Lumalaban. May taga pa po sa bibigyan kasi mahirap basta-basta kunin yung taga kasi nakakagat po yan. Pag kinagat ka yan, yari ang daliri mo. Okay. Ayan po, inahasa na ni Chef Uncle Masada ang kanyang kutsilyo. Once again po, no intention foul play po ito. Talaga pong ganyan. Papakita lang po natin paano nililinis kinakatay ang supong or snake turtle kung tawagin. Hindi po endangered species yan. Kaya huwag po kayong mag-alala. At delicacy po dito sa Japan yan. Sa atin, ewan ko kung alam na nila paano magpaglinis yan. Pero alam ko, pinagkakakitaan din sa Pilipinas yan. Ayan po. Isa na po. Kuya, tama natin. Kuya, tama na, no? Ato mo rin. Pukotsimitezo? Eh. Pukotsimitezo? Eh, stato! Oh, malaban pa. Nay. Good size po yan. Good size. Malaban. Ang hirap po linisin yan. Kung di ka pro. Yung seta. Kandara. Yabay. Yabay. Panasonay. Anata no? Kandara. Tatay. Ano ibig ka mong gito? Oh, pag nakagat ka daw, mapuputol yung kaya niya putulin ang daliri mo, sabi ni Chef Uncle Masada. Oh. Tawag yung yerbain mo. Ah, pahirapan po yan. Yan, pinakakalman niya muna. Tsukari, tsukari. Pakalman niya po muna. Once again po, paulit-ulit ko pong sasabi at sasabihin sa inyo, no foul play po ito, no intention po, talaga pong ganon. Para malaman nyo lang po, delicacy po sa Japan ito, napakamahal po niya. Ang ganyan po kalaki ay pag binili mo at katay na linuto nila sa nabe o sa soup, ginawa nilang soup, nasa 2 lapad po ang presyo niyan. 2 lapad, which means 4.5 plus 4.5, 9,000. Isang kain na lang po yan. Naku, tatakas, uncle. Nagigitaw yun. Ah, iniisip niya, uncle, paano niya umpisaan.
tubig yun, tinanong. Hey, stato! Oh, malaban pa. Nay! Good size po yan, good size. Malaban. Ang hirap polinisin yan. Kung di ka pro. Yung seta, kandara. Yabay mo? Mm, yabay mo. Hanasumay. Anata no? Mm. Kandara, titay. Ano, ibig ang mugit. Oh, pag nakagat ka daw, mapuputol yung... Kaya niya putulin ang daliri mo, sabi ni Sef. Grabe yun. Uncle Masada. Oh. Mm. Tawag niya rin ba ino? Mahirapan po yan. Yan, pinakakalma niya muna. Pakakalma niya po muna. Once again po, paulit-ulit ko pong sasabis at sasabihin sa inyo, no foul play po ito. No intention po. Talaga pong ganon. Para malaman nyo lang po, daily kasi po sa Japan ito, napakamahal po niya. Ang ganyan po kalaki ay pag binili mo at katay na linuto nila sa nabe o sa soup, ginawa nilang soup, nasa 2 lapad po ang presyo niyan. 2 lapad, which means 4-5 plus 4-5, 9,000. Isang kain na lang po yan. Naku, tatakas, uncle! Nagigitaw po! Yan, iisip niya, uncle, paano niya umpisaan? Na lalaban pa rin. Mayroon po lugar dito sa Japan, sa Ueno. Binibenta po yan. Alam niyo po kung magkano ang isa. Buhay. Isang lapad at 5,000. Chimang goseng. Pag buhay. Tapos pag... Pero mas malaki po dyan. Mas malaki. Pag niluto, siyempre, mas mahal. Depende po kasi sa laki. Yan. Nalaban po. Hirap. Hirap palang lutuin na ito. Parang ahas sa atin. Ayan. Napakagat po niya ni Uncle para yung bibig eh. Ayan. Ayan. Pag napasok na po niya Chef Uncle yung tuwalya sa bibig nung ano. Wait. Maano na niya. Maumpisa na niya. So, yan, ayaw kagatin eh. Yun na, agat na. Ayaw. Pahirapan pala to. Kaya pala nung nakaraan din po, last na nakahuli ako ng ganyan, dalawa na po nahuli ko, pinamigay ko sa mga Chinese, tuwang-tuwa. Ngayon ko lang po nalaman na napakamahal pala dito niyan. Kaya nung sinabi ko, yan po, nahila na po ni Chef Uncle Masada ang ulo nung pagong yan. Yan. Patutuloyin po yung dugo niya dahil iinumin po yan. Ang palakas po yan. Ang dami po pala benefits niyan. Ang snake turtle na yan. Marami po pala benefits. Hindi ko muna po ipapakita pa paano niyo po putulin. Hindi ko muna po pinakita paano niya puputulin yung ulo. Baka maano tayo ng YouTube. Pero
inuulit ko po, no intention foul play po ang ginagawa namin. Kasi ganyan po talaga ang pagkatay niyan. Parang sa baboy, 'di ba? Sa manok, sa mga isda. Kaya lang, at saka hindi po endangered species 'yan. Endangered species 'yan, huwag po kayong mag-alala. Ang dami po pala ng benefits niyan. Pampalakas, pampatigas nang alam niyo na. Tapos yung dugo niyan sa may mga cancerous, may mga cancer, mga ano-ano sakit. Ans. Basta marami siyang magagamot. Tapos mahina ang buto at pampalakas yan. Tapos collagen po yan. Yung ano niya, pampabata. Tapos basta marami po siyang benefits. Na-search ko po at nagtanong-tanong ko sa mga hapon. Kaya po pala mahal dito yan. Per gramo pala ang benta niyan. Yan. Ang nahuli ko po na yan, nasa 70 grams. So nagkakalaga ng Ichimang goseng o isang lapad 5,000 sa pera natin, nasa 7,500. Isang ano po yun, isang lutuan po yun. Ayan, tingnan nyo po. Nakuha na niya po yung dugo, naluwa niya po ng wine. Ayan po yung wine, naluwa niya, ayan, iinom po yan. Lawa ko kung sino iinom, ako hindi ko kayang inumin yan. O, pampaano po yan, gamot po yan. Ang dami po talagang benefits niyan. Kaya ngayon, kakatayin na po ni Uncle na ano na po niya, na nakitin na niya. Hindi ko na pinakita. Ngayon, papakita ko po kung paano niya kakatayin. Tapos yung puso po pala niya, yung puso niya, nahalo sa ano, sa whiskey, brandy, ganyan. Kahit patay na po pala yan, gumaganon pa oh. Yung puso niya. Kaya, marami po talagang benefit, sabi ng mga pon. Kaya, napakamahal po dito niyan. Kahit sa China po, sa Korea yan, kinakain po nila yan. Sa atin lang siguro, hindi pa nila alam, siguro alam. Eto, papakita na natin paano niya kinakatay. Apo. Tinatanggal niya po yung shell. Kaya magkaroon mo na kayo, ha? Ano ulam nyo ngayon, gabi? Medyo mapurl yung ano. Minatira pang gulay. Yung kutsilyo pa. Alala lang po, pag tatry nyo pong magluto ng ganyan, pagkahuli nyo po, huwag nyo po itadirect na lutuin. Pabayaan nyo mga 5 araw, tapos palit lang ng palit ng tubig hanggang isukan nyo yung mga kinain niya. Dahil maimoy po yan eh, may amoy. Malansa po yan. Tapos, laging malinis na tubig, palit lang ng palit, hanggang 5 araw. Yan. Bali, nahuli ko po yan nung nakaraan linggo. So, Biyernes po ngayon, sakto, 5 araw siya. Yan. Ayan po, ang loob niya. Ayan. Wala po palang tapon yan. Walang tapon. Lahat po nakakaayan sa loob. Yung laman niya po sa loob. Ang babae po ang pagawa ngayon po yung mga loob niya. Ayan, ito pong shell na to. Ito. Mamaya palalambutin po yan. Tatanggalin yung matagal sa parte. Yan po yung collagen. At saka po ito, itong katawan niya sa ano. Katawan niya. Yung katawan niya. Yan po ang loob niya. Okay na gati. Ayan po ang loob niya. Yan. Wala pong tapon yan. Kakainin po lahat yan. Lalagay po sa nabe yan o sa malaking kasarola. Yan. Kaya sa mga nais gayahin nito, panoorin nyo lang po ito. Gusto nyo kumatay ng snake, snake turtle, ganito po ang ano yan, paraan. O kung hindi kayo satisfied sa video, kumanood po kayo sa ibang video sa YouTube. Usually mga Japanese po ang gumagawa nyo ito. Yan. Yun nga po, ang dami ng dugo. Yan.
Importante po laging malinis. Yan po, pakita po ang buo sa inyo. Yan. Yan. Ito po yung tubo niya at lagyan ng wine. Ayan po, kanina po medyo madilim, inilawan ko. Ayan po, medyo naano na po niya. Natatapos na po niya, natanggalan niya po ang parte-parte. Ayan, lulutuin po lahat yan. Ayan po, ayan. Kalalambutin po mamaya yan. Ito, ito yung mga shell na yan. May tatanggalin siya dyan ng matigas na parte. Tapos palalambutin niya kasama doon sa nabe or doon sa kaserola. Gagawin po nga yan, turtle soup. So, ang snake. Snake turtle soup. Ayan. Nuulit ko po. No foul intention po. I repeat. No malicious intention. No foul intention. Ganyan po talaga. That's the way to do it. That's the way to clean it. Kaya, mga bata, huwag niyo pong gagayain to. Huwag niyo gagayain to. Tapos, kung gusto niyo sa mga magnais na kumatay na ganito, panoorin nyo lang itong video na to. Pro po yan ang ating chef. Pro po yan. Ayan, si Chef Angel Masada. Ayan. Lisensyado po yan. May dati siya may-ari ng mga ganyan, mga restaurant. Opo. Okay. Okay, malapit na pong matapos. Kapag bukod-bukod na po niya. Ayan yung parang pigi. Ayan, tapos yun. Ayan. Ayan po. Wala daw po tapon dyan. Yung matitigas sa parte lang, yung banda likod, yung shell. Ayan, ayan po yung ulo. Ayan. Matalon pa. Akel, ari madaro niya, atama. Sabi ko may taga pa yung ulo niya kasi pag nakagat ka po niyan, kaya niya pong lapnusin o hanggang maputulin yung daliri mo. Kaya delicate din po ang paghuli niyan. Po, bali pinuputol na po niya. Nagsiseprik na niya po. Sumakurol pa ang kutsilyo niya na. Usually po pag pinakulo yan, aabot ng akil ano, bulto, tokini, napong kakarimas ka? Bulto, ikay po rin, bulto sa tre, tatay, ikay po rin kung kawang ka na, 5秒ぐらい na, 10秒ぐらい ikay. Pakukuloy po pala ng dalawang beses, yung una mga kumukulong tubig, ibababad siya, tapos yung mga tatanggalin na parte para lumambot, tapos mga 15 seconds, 20 seconds bababad siya sa kumukulong tubig po, ha, bababad lang siya, tapos tatanggalin, tapos lalambot po siya nun eh, para matanggal yung mga matitigas na parte. Ayan, so for the meantime inihiwa pa po niya. Pag pinapakulo niya, kakat muna po natin. Pag pinapakulo na, doon na po natin siya papakulo. Doon na po ibibidyo ulit. Ito po pala yung puso niya. Ayan o. Ayan po. Nilalagay po sa brandy yan. Kaya whiskey. Niyakil na. Brandy dake, whiskey. Isunin no mo. Kono. Ha, hatsu. Yeah, after.
Ah, ito po pala ang heart. Ito po pala. Ito po pala, ayan. Tingnan nyo, patay na po. Tumitibok-tibok pa. Ito po pala yung heart. Ito. Kurenani, Angel. Liver. Ito pala yung liver niya. Ayan. Hirap po linisin yan, di basta-basta. Yan, bahay tatanggalin lang po dyan yung akto. Yung akto, tapos yung matitigas na parts sa shell, tatanggalin niya po yun. Tapos, palalambutin niya po yung parang kulay puti na shell, yung po yung collagen. Oh, linis na. So, papakulo na lang po ng tubig. Tapos pag kumukulo na po, ibababad lang po yan ng mga ilang segundo. Tapos, para lumambot po, tatanggalin niya po yung mga matitigas na parte. Tapos, at saka na po gagawin soup. Pag linis na linis na. Ah, siyempre, pagkatapos, kailangan dito po dahil malato po yan. Hindi mo na makaayos yung ating chopping board. Ayan. Ayan po, nagpapakulo na ng tubig. Ayan. Kulong-kulo po dapat. Tapos pag kumukulo na po yan, ibababad niya po ng ilang segundo yon. Tapos, yun nga, kukunin yung matitigas na parte. Kaya, abangan niyo po. Stay tuned. Watch and learn and enjoy my show, okay? Ayan po, binababad niya na po ng segundo lang po ang babad niya. Ayan. Ayan. Segundo lang ang babad niya. Ayan. Ito na po yung mga nababad niya. Pagkatapos yung babad, ayan. Lalagay po sa malamig na tubig uli. Tapos, at the same time na kasi hindi dapat yung poset. Ayan. Isa-isa po yan. Ayan. 15 to 20 seconds sa kumukulong tubig. Okay? Ngayon, susunod, luto naman, luto. Tatanong natin kung anong ingredients na kakailangan. Yan po mga kapatid, yan. Yan tatanggalin. Yan. Kung napapansin nyo, ayan, dahil binabad niya, lumambot. Yan. Yan po ang tatanggalin. Yan. Wala po pala siyang tatanggalin dyan, kundi yan lang. Yan po ang collagen. Pag pinakuluan na po yan, lalambot yan. Yan, Ken, eh. Hmm? Ano, soup na tara. Yuwara ka kunachaw yun, eh. Tika, kuno yan. Ang kulke yun, eh. Ah. Yan pala yun lang pala ang tatanggalin. Yan daw ang collagen. Ayan, o. Oh, ayan. Yan po. Dinedemonstrate niya ang tinatanggal. Kain tayo. Ayan. Yung pinakabalat niya sa ibabaw. Ayan, tinatanggal niya po. Parang mga stain. Ayan. Kita niyo po. Ayan. Ayan ang mga tinatanggal niya. Oh. Ayan, yan po yung mga tinatanggal niya. Ayan.
niluto na. So, yun lang po. Yung mga matitigas sa parte, tinatanggal lang po yung pinakabalat niya. Ayan. So, sa pagluluto naman na po tayo. So, kakat ko muna siya. Pag dinuluto na niya, saka natin, saka ko papakita uli. Okay? Nakalimutan ko pong banggitin siyempre po pala. Tapos isa-isa nyo pong luglugin, linisin. Ayan. Basta yung mga parte na po na shell na yung pinakita ko po kanina, yung ginawa niya po kanina, tatanggalin lahat yun. Tapos po yung mga laman, yan, isa-isa linisin. So, luto na. Next, online, lulutuin na niya. So, let's go. Po, ready to cook na po. Ito lang po ang kailangan na ingredients pala. Yan, soga o ginger, tapos nanginigi o yung ano, onion leaves, yung malalaki po ah. Tapos yan, chachap-chapin lang po ng ganyan. Tapos at saka yung rice wine o kaya rice wine ha, kaya ni Honshu. Yun lang po. Tapos yan, ayan po. Tapos dito po niya luluto sa nabe na yan, yan sa malaking kaserola. Kaya mamaya po pagsasabay-sabay niya pong ilalagay. Tapos at saka po habang kumukulo, lalabas po yung parang ano, parang sa baboy, pag nagpapakulo po kayo ng baboy, yung mga parang dumi, tatanggalin po daw yun hanggang luminis na luminis. Tapos hanggang lumambot na. Mamaya po papakita natin pag umpisaan na. Ito po pala ang lalagay na sake o rice wine. Kung wala kayong rice wine, ay nabibili po yan sa mga ano, sa mga department, sa mga grocery sa atin. Ayan. Kaya ni Honshu Japanese sake. Ayan, yan po ilalagay. Ayan po, pinakuluan na po na niya, linagyan niya po na ng ginger. Ayan, yung nanginigi o yung daon ng ano, ng sibuyas, yung malalaki po ha. At saka 2 cups of rice wine o Japanese sake. Ayan. Tapos po tatanggalin po daw yun. Yan, yung mga puti-puti na yan, hanggang luminis siya, hanggang lumambot. Ganyan lang po ang pagluto, niya. Yan. Hanggat may nakikita po kung yan, yung lumalabas na puti-puti na yan, tatanggalin po yan hanggang pumuti po yung sabaw niya at lumambot. Tapos check nga rin po ninyo kung malabot na po yung ano niya, yung shell niya. Yan, pwede na po siyang iyahon nun. Basta hanggat may lumalabas po na ganyan, yan, mga ganyan. Yan, tatanggalin po yan, sasandukin po yan, yung mga puti-puti na yan. Yan, okay? Check po natin ulit, yan. Bala may lumalabas pa. Yan, mga puti-puti. Yan, dito niyo po nilalagay. Yan. Para alam niyo po. Yan. Yan. Hanggang luminis po yan, wala nang lumalabas na puti-puti at malambot na po yung shell niya, pwede na po siya. Ready to serve na po siya nun. Ganun lang po. Wala po kayong lalagay na asin o paminta. Wala po. Ganun lang po. Pero depende po sa inyo ano pong gusto niyo panlasa. Sila po ganyan lang po ang technique nila. Ayan. Bali mahirap lang po talaga siyang linisin, katahin, dahil nga po di tayo sanay nakakita ng mga ganyan. Okay. Yan po ang finished product. Ayan. Yan po, ganyan po dapat siya. Wala na po siyang mga stain, yung parang dumi po. Ayan. So ready to serve na po ito. Okay. Yan po ang finished product niya. Ayan. Tingnan niyo po oh. Ang lambot oh. Collagen. Yan po oh. Oh, mamaya po kakainin niyan kasi may customer na po kami. Kaya ayan po, nagkakagulan po, ang daming humihingi pero ayaw namin pamigay dahil mahirap nga po 'yan. Mahirap lutuin, mahirap patayin, mahirap huliin. Ayan. Ayan po. Okay.